Again, this is Arlene Stone. Pasensya na po at naputol. Kailangan natin putulin yung ating magandang discussion a while ago because I was over the limit. Ang dami, we have so many followers who were giving me suggestions on how long should my video be so that they can actually follow, they can actually see the whole thing. But then sometimes during the interactive discussion, nawawala po tayo sa time frame natin, sa ating time limit, no? And pasensya na po talaga. So, I'm sorry, you guys. So, I resume again. It's because of the audio that we have. And I want you guys to hear this. I want to share this with you. Sa mga youth following me, you are free to use this video again for your channel. Because my intention here is to spread awareness, you know. I'm not here to make money. I'm not so sensitive of my content or kung ano yung what makes me money or lose me money. No, I'm not here for that. I'm here to spread awareness. Kaya I'm grateful, no, because we have so many YouTubers who are actually tapping into our information and sharing our information to their live broadcast. So I'm really grateful, and even making videos, recreating my videos and put it into their channel. So thank you so much for doing that. So please confirm if you can hear me so that when I actually share the recording with you, you can hear it loud. No sound though. Okay. No sound. Right. Thank you for okay, sabi loud and clear na. All right. Sorry. Nasa bakasyon po tayo ngayon kaya iba po yung inyong mga nakikita, no, may mga tao po sa aking kapaligiran kasi nandito po tayo sa lobby ng hotel na tinutuluyan natin. Meron naman po sound. Okay, so thank you for confirming. All right, so the reason I want to confirm kung naririnig ninyo ito because I want to play the audio that I have here na record po natin yung audio ni Mang Kanur, no, na pinapagalitan niya itong mga worker because they didn't cook up their goal, lalo na kapag sila ay pinadala sa iba't ibang bansa, meron po silang malaking goal, no? And we will all hear that audio. So again, thank you so much guys for following me, for supporting me. Napakaganda ng discussion natin before this live, no, sa nakaraang live natin. We talk about the conference that Senator Hontiveros successfully made like a couple days ago, no? Kaya salamat. And we also discuss about Senator or Senate President Meg Soberi, yung kanyang respond na inuupuan niya muna itong subpoena ni Kibuloy. I don't know why, pero sabi niya sa kanyang palusot from Inquirer, no, na busy daw siya daw ay nagta-travel papunta ng Visayas. Now, ngayon ko lang na narinig or gusto kong intindihin, no, na pag tayo pala ay nagta-travel, even though as demanding of a job like Senate President Meg Soberi, manual pa rin pala yung ano natin, yung way of working diyan sa kahit sa ating government, sa ating diyan sa Senate, no? Kasi for my understanding, no, I am in a digital world. I'm traveling but I'm also working. So, ang travel hindi iyan reason para hindi natin magampanan yung ating mga obligation when it comes to our work, when it comes to our responsibility. But yet, Senator or President, Senate President Meg Soberi, sabi niya, he is traveling and he is in Visayas and that's why he wasn't able to sign the subpoena.
So we'll see kung pagbalik niya ng Manila, we don't know when he is coming back to Manila para pirmahan itong subpoena, no, about Tibuloy. Hindi natin alam, but we will continue to monitor the situation, guys. Hindi tayo papayag na babaliwalain ito, kasi for me, we have to set our priorities. Kung yung justice it's not priority, then we should not be in that job, you know. At least that's my perception, you know, kasi for me, I uphold a high regard of what I do. Kaya I also uphold a high regard to other people, especially when it comes to our leaders, you know. I have a high expectations of leaders because I know what my expectations of the leader. So when I expect leadership in my organization, I also expect leadership from our government in the Philippines. And if I don't see that expectation coming through or materialize, then I would say something, you know. Kasi for me, when you are a leader, you should be available 24 hours. Oh, especially when there's an emergency, like for example, this one. To me, I would take this as an emergency because the stake of the people are in this situation, no? Marami pang mga biktima na nasa loob ng compound ni Kibuloy. And marami din ang biktima na nasa labas and still crying for justice. And if we take our time to sit on that subpoena, marami pang mangyayari, marami pang pwedeng gawin si Kibuloy, no? Katulad ng pag-aabuso, katulad ng pag-de-threaten ng mga witnesses natin. Oh, meron pa siyang time siguro na umutos o utusan yung kanyang mga angels of death na lagi niyang sinasabi noon na ipapadala niya sa amin. Oh. Now, Senator Meg Zubiri, think about that, no? Kung tayo ay good leader, we have to prioritize our job. We have to prioritize what we do, and we should give priority to what's needed, you know, especially when it comes to safety of other people. Risk analysis po ang kailangan natin gawin dito and to respond to this situation. So again, salamat. Yan po ang diniscuss natin sa previous na live natin. But this time, I am going to share, like I said, I'm going to share the audio na capture natin. Share po sa atin ng ating resource, ng ating resource person na andoon pa sa poder ni Kibuloy. So I'm going to share this with you guys. But before that, I'm going to read some comments kasi kanina ang dami kong mga comments, no, na nakaligtaan because I was run out of time. I was actually over the 1 hour limit that our followers been suggesting. No, sabi talaga nila, Arlene, please huwag kang lumagpas ng isang oras kasi hindi namin mapapakinggan lahat ng mga sinasabi mo. Sayang lang. Kaya we try to stay to 1 hour, but then sometimes when the discussion is good, lalong-lalo na, guys, kasama ko kayo. Lahat ng mga sinasabi nyo dito, nilalagay nyo dito sa comments, sa chat, binabasa ko, and I give my feedback to it. Kaya napapaganda yung ating interaction, no? Very interactive yung ating ginagawa kasi. Kaya nakakaligtaan natin yung time limits. Kaya sana naman po pagpasensyahan nyo po ako. I'm not perfect. I'm trying to. Pero I don't think I'll get there unless I'm crook the bucket. So, pasensya na po, no? I will do my best na to stick to 1 hour from now on. Pero huwag po kayong magalit sa akin because lumagpas ako ng 1 hour. All right, so let's read the comments here. All right. So, ME waiting, Madam Arlene. Thank you, ME. Thank you for being here. Kamusta, ma'am? Beautiful, in love ako sa iyo. Love you. Chin, thank you. Thank you so much. I appreciate that. Lourdes Piani, walang sound. Wala daw sound. So, I think ngayon meron namang nag-confirm. Thank you, Lourdes. Hello, Miss Arlene, watching from Hong Kong. Rosie, good morning, Arlene. Have a nice day. Handpick waving. Salamat, Rosie. Lourdes Piani, no sound daw. Meron na po bang sound? Sabi ni Sunny, loud and clear daw. Okay, salamat, Sunny. Elmo Suaso, thank you for being brave and for seeking justice for the victims. Yes, thank you, Elmo.
ME. Lourdes Payani, meron na ditong sound. Okay. Thank you, ME. Divine Grace, you have sound here po. Okay, thank you. Sunny Vlog, okay po. Sound clear, ma'am. Okay, from Asia. Mabel Almasan, meron naman po sound. Okay, Victoria Adventure USA. Hello, host. Kamusta na? Nasaan ka? Hello, Victoria. Thank you. Thank you for being here. Love Sagawa. Good morning po, Madam Arlene. Good morning din sa iyo, Love Sagawa. Victoria Adventure USA. Tamsak. Yes, Tamsak po. Thank you. And for those who hasn't subscribed our channel, please subscribe at paki-hit yung thumbs up button. No? Thank you so much for supporting. Rosie, kagwapa sa among host. Wow, thank you for sharing. Thank you, Rose. Lourdes Payani, okay na po. Salamat. Okay. Divine Grace, yes, earlier, Subiri, walang bayag. Yes, Subiri, wala ka talagang bayag since kung hindi mo pipirmahan yan, yung supina on time. Kasi habang dinidelay mo yan, marami pang mga pwedeng mangyari na nagagawin ni Kibuloy. Kaya please think it through. I-prioritize nyo naman yung dapat i-prioritize dyan. Kasi lahat tayo may mga trabaho. Ako may trabaho din ako. And I'm not here to make money. No, I'm here to seek justice because this is what's important for everyone. You know, kaya tayong mga leader dyan, dapat meron tayong mindset na ganyan. Salamat. Alright, Ren, meron dito sa abroad, ayaw ko lang sabihin saan bansa ako kasi makilala nila ako, isang member na kahit masama na pakiramdam, nagtitinda pa rin. Oo, common yan. Common yan rin. Kaya it's really sad. Kaya we need our the subpoena to be signed as soon as possible para ma-stop na itong ganitong mga ginagawa. No? Okay, Kagawad is me. Ma'am Arlene, Triple Heart, thank you so much. Asia Canlas, hope and pray matuldukan na kadimonyuhan ni Kibuloy. Yes. Thank you, Asia. Lucy Gals, hi po, ma'am. Keep going po. Thank you, Lucy. Oliver Fernandez, hello again, ma'am Arlene. Thank you, Oliver, again for joining me. Salamat sa previous na ano ko na live po andoon ka rin at napakaganda ng ating discussion. Hopefully, this will be also a good one. Okay, Ren, dati ako member ng KJC. Last year lang ako umalis dahil sa quota na yan. Gusto nila kunin lahat ng sweldo ko at gusto pa mag-advance ako ng sweldo sa boss ko para mabigay sa kanila. Ren, that is exactly what is going on sa mga kababayan natin no, na nasa ibang bansa, na member sa paglilingkod ni Kibuloy sa KOJC. Wala talagang napupunta sa pamilya. Lahat kinukuha nila. You have to put them as your priority. Kasi lagi nilang sinasabi, seek ye first the kingdom of God daw, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin yun, seek ye first the kingdom of God, si Kibuloy, ang kingdom ni Kibuloy isik mo, at lahat ng sweldo mo ibigay mo doon sa kanila. So yes, I'm sorry and I'm thankful dahil nabuksan na yung isipan mo at sana from this forward, lalago tayo sabay-sabay, no? Because we are following the right God and not the false God anymore. Thank you, Ren, for sharing. I'm Lucy Gals, watching from Hong Kong. You're so pretty po. Thank you, Lucy. Asia Canlas, kawawa ang aking ina. 70 years old na. Niniwala pa rin kay Pacquiao. Oo, we can't do anything sometimes, no? Maliban sa prayer na lang. No, but when Pacquiao is in jail, no, sana mabuksan na rin yung mga isipan ng ating mga magulang, ating mga seniors na andoon pa rin. Pag-pray na lang natin, Asia, no? Yun lang talaga pwede natin gawin at this time. Walter Fortuna, let's talk more, meet please, madam. Yes. Okay, so gusto na ni Walter Fortuna, no, na i-share natin itong video, itong audio na to. Alright, I'm sorry, Walter, and thank you for that. So I will do that right now. Babasahin ko yung ibang comments after the audio. So itong audio na to is Bisaya, no. So I am going to translate this into Tagalog or English para maintindihan ng marami. At paki-sabi, paki-confirm dito kung naririnig nyo or clear ba sa inyo o hindi. Okay.
man si Tunay na firma, hindi man si Green may mega firma. Revolution Zone man ka, isa lang ang board of director, pero ako lang ang nag-firma sa tanan ng mga transaksyon. So, yung goal ay magbinuwa nga grupo diya sa inyo ka, dito ko sa lang kabuo, yung manyos na sa goal. Ang lupa sa butana, ako ang pinubago na. Okay, narinig niyo po yon. Sabi ni Tibuloy, ang sabi niya dito, lahat daw ng mga document, siya ang pumipirma. At lalong-lalo na pagdating dyan sa mga project niya, na construction project dyan sa Davao, siya ang pumipirma. Hindi daw si Lating o hindi daw si, ano, sila at Ingrid. Not clear po. Okay. O sige, umpisahan ko uli ha. Ano to eh, 15 minutes itong ano na to, itong recording na to. Kahit pa kaibigan o kamag-anak kung mali ang ginawa, okay. So, ang tanan may nagkituhan, ako ang number one may nagkituhan, eh sa mga transaksyon sa kingdom, hindi man si Tung may kapirma, hindi man si Ingrid may kapirma, Restoration Soul man ka, isa lang ang board of director, pero ako lang, oh, so isa lang daw ang board of director. Yes, narinig po si Pacquiao. Okay, thank you Walter. So isa lang daw ang board of director kundi si Pacquiao. So lahat ng mga transaction siya ang pumipirma. Kaya bawat worker na pinapadala daw niya sa iba't ibang lugar, may mga goal sila at kailangan maibigay nila yung mga goal. So let's continue, no. I will translate this into Tagalog kasi alam ko maraming mga taga-subaybay natin na hindi naintindihan yung Bisaya. So sabi niya lahat ng mga pinapadala daw niya kailangan maibigay yung goal. Okay, basa muna tayo, use headset. Nasa vacation po kasi tayo, Walter. Pasensya na po. I will do my best, no, para maibahagi ko to sa inyo. Nasa vacation kasi ako ngayon. I'm not at home. So I am trying my best. So ito lang yung resource na meron ako dito. So good day, Ma'am Arlene, watching from Maryland. Okay. All right. So pasensya na po ha, ipagpatuloy ko. Ang inyo lang mo atin kaya ang inyo share kada isa ka member sa sa grupo na ako share ng erase na paningkamutan ninyo na kung kamo magmatinumanon na tutok mo ang amahan manalangin sa inyo ha. So ang nangyayari po kasi pag pinapadala ni Kibulo yung mga workers, halimbawa dito sa US, no, may mga grupo-grupo po sila. So bawat grupo meron po silang goal. So yung mga goal nila, kailangan po nilang makup up yan at the end of the day. So ito si Kibulo, nagalit siya kasi yung may grupo po na hindi po nakakup up ng goal, no, kaya siya nagkup up ng ganito. Kaya makabalita ko mga nakoy mga na mga reporter ng nakal sa kuwa na naan na yung nagbibuang kaya na ay nagpaluya-luya o yan na ay kanuwan na kuwa sa yung goal. Pareha rin yung reportan yung Rudy Tagasa Okay, yung may mga grupo daw na hindi nakakuha ng mga goal, no, naiepektuhan daw siya si Kibuloy kasi nga yung goal nila, yung quota, nakaano na yan, nakatawag nito, nakakalculate na yan monthly or daily, no? At ngayon maririnig nyo from his mouth kung magkano yung daily nila na goal, kung magkano yung daily expectation ni Kibuloy from his workers, no? And I'm not going to spoil that for you guys. Ang training doon ka tao diyan.
sa iyan mo pa sa Amerika, na gano'n na iyan sa Pilipinas. So yun, kung grabe ang rekomendasyon sa Pilipinas pag parte niya sa Amerika, wako yung telepon, wako yung mga seller, tuyo kayo niya mo rin tumbun, inamin namin, lana ang rekomendasyon. So itahong na po kami mga pinipan mga waryo, itahong na po kami mga kuyaw mga waryo, parehan mo na po nakapitok sa So he was talking about this couple workers, know that he was sent from the Philippines to the US to gather money through solicitation. But then hindi po nila na meet yung kanilang goal, and that's why Tibuloy is mad. So pinapahiya daw siya ng mga workers kapag hindi po nila na-meet yung kanilang mga goals. Pinapahiya daw nila si Kibuloy, pinapahiya daw namin si Kibuloy. It's because si Kibuloy meron na daw siyang mga agreement sa kanyang mga contractors. Kaya ang bawat workers may nakalagay na po na dollars dito sa kanilang mga noo. Okay, pwede po pakilapit sa mic. Okay, yes, I am andito po sa mic. Thank you. All right, now let's continue. So tinawag niyang animal itong isang worker na to kasi nga hindi daw umuwi sa tamang oras at hindi daw nagdadala ng goal niya, kaya itong worker na ito ay animal, ang sabi ni Kibuloy. So kinagagalit daw niya, he was grieving daw, it's because itong mga worker na ito na pinadala niya dito sa US, pero in return hindi naman daw nagdadala ng goal na dapat nilang i-cook up daily. Nagtitiwala daw siya sa mga worker na ito, kaya niya ito pinadala dito sa US. Pero pagdating daw dito ay hindi naman daw ginampanan yung kanilang mga obligasyon, kaya masyado siyang nasasaktan. Pagkalidaot niyo, pagsalig na ako na tinainani sa delikado ang akong project, niya ako ang nakataya. Kailangin niyo sa nang ginahe mo, ang ngayon mong mamatay na lang. Ang ngayon mong mamatay physically, anak. Sabi niyo ba? So sabi niya dito, sa ganito daw mga ginawa ng mga worker na hindi makakook up ng goal at yung iba hindi nagsasabi, karapat dapat daw silang mamatay on the spot. Yan ang pastor. Pastor na sabi, siya ang owner of the world at siya ang representative ni God, ni Jesus. But he is saying na karapat dapat mamatay itong mga worker na ito kapag hindi sinunod ang goal, ang expectation nila. Mm.
nagtataka daw siya bakit daw buhay pa itong mga worker na ito. Kasi dapat daw mamatay na sila physically. Kaya daw siya nagtiwala sa mga worker na ito because of the recommendation of the leaders. Kaya daw sila pinadala dito sa US. Oh, pero hindi nila na-cook up yung kanilang goal, daily goals dito. Kaya karapat dapat silang mamatay. Kaya niya sinabi na blackmail siya kasi takot siyang pumunta dito sa US para i-sort out itong issue na ito. Kaya sabi niya binablackmail siya kasi para daw siyang nakatali kasi nga hindi siya nakakapunta dito sa US na mula nung nangyari doon sa Hawaii. So isang pagkakamali lang daw sa grupo dito na pinadala niya, siya daw ang mananagot. Kapag hindi nila nakuha yung goal, siya ang mananagot kasi nga meron siyang mga financial obligation sa mga contractor niya. Nakataya ang ako pangalan, nakapirma ko ang mga cheque, nakapirma ko ang bangko. Oh, napirmahan niya daw yung mga cheque, nakapagpirma na daw siya doon sa mga bank. No? Kaya itong mga worker na ito, kapag hindi nakakuha ng goal nila, talagang nilalagay daw siya sa alanganin. At because hindi siya nakakapunta dito sa US, kaya parang ano na, nakahantay siya. Kadulikado sa aking kahintan na ako sa firma, may nagsalik ko sa inyo ha nga inyong buhatan ay inyong bulatan ko yung mga worker niya. Nalitay mo sa aking dibati karo sa mga nagpapalitan na iyan sa public at hindi siya mutamang sa grupo, hindi makikusa sa grupo. Sila na inoon ang nahimo mga pamag sa grupo. Ang aking dibati karo, hindi lang nako, hindi ko kami makita na yun. Pero kami ruha, amot na kayo. So sabi niya, itong mga worker na ito na hindi nagbibigay o hindi nakakuha ng mga grupo ay nilalagay siya sa alanganin at hindi makita yung kanyang facial reaction pero yung kanyang damdamin na galit siya sa mga ito kaya karapat-dapat silang mamatay. Sana nga daw binangungot itong mga to. Dahil hindi na-cook up itong expectation ni Pacquiao sa kanila. Dapat patay na daw sila. So ang nangyari nito, ito pa lang itong mga worker na ito ay naging involved sa siguro nagka-nobyo o nagka-nobya, no? Kaya instead na mag-solicit, instead na humingi ng pera, siguro they are spending time with who they love, no? Kaya hindi nila namimit yung goal. Kaya galit na galit si Kibuloy kasi bawal nga yung magkaroon ka ng ugnayan sa opposite sex kasi nawawala yung focus mo sa trabaho na lumikom ng pera. Kaya ito, sana mamatay na daw itong mga to.
Okay, kasi ito daw, itong mga to doon sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas, mga bestseller ito at mga best solicitor ni Kibuloid. Mga money-making machine nga, katulad sa akin, you know, money-making machine. Every day, nagdadala ng talagang good amount of money. Kaya niya ito pinadala dito sa US, expecting na ganun din ang gagawin nila day in and day out. But then, during the journey, ito po ay naging involved sa opposite sex at na-inlove po. At kaya siguro may mga araw na hindi po nakapagdala ng mga goals. Kaya ito, galit na galit si Kibuloy. Ginamit daw sila ni Satanas. Ang mga tayo inyong pagkatapos ng tanghaon niya, magkaon niya mo, nagluyo pa mo niya sa mga pianan na ko niya, na para ramalan sa mga masinumano. Inyong buha, ang ngayon mo mga matay, ano ba? Ang ngayon mo bayad na yung kalaglaki ni Bati. Dapat daw nilang ibayad yung kanilang mga kaluluwa sa naramdaman ni Buloy, no? Dahil nga hindi nila na-meet yung goals nila, karapat-dapat silang mamatay kasama na yung kanilang mga kaluluwa. Ibig sabihin, kailangan pag namatay sila, diretso sila sa eterno. Ang laki daw ng commitment niya sa mga projects na pinagagawa niya. Tapos itong mga workers na ito, hindi man lang daw gagawin yung kanilang para maipagpatuloy itong pagtustos sa mga project ni Kibuloy. Kaya dapat mamatay itong mga worker na ito. Kasi wala nang mga silbi. Grabe ang ano no, ang son of God. Mahal ang konti yung buhatong niya, taktakay ang at the end of the day, ang inyong goal na kuha niya. Matubra pa ang tayo niya. O kahit ano daw ang gagawin nila, imagine regardless what you do, magbikaka ka man dyan o anuman, mag-hold up ka man dyan sa mga bangko, ang importante sa kanya, madala niya yung goal mo. At the end of the day, yun lang ang importante kay Kibuloy. Kaya kung hindi mo madala yung goal mo, dapat kang mamatay. Wala na pagkalit sila, wala na usik, wala na tinuangan. Wala ko yung manangyayin ng iyo. Palawad, hindi tayo sa makalupa niya para wala taong pala. O blackmail daw yung ginawa ng mga worker kasi nga hindi siya makapunta dito para i-sort out itong problema na to. Kasi kung makakapunta yan si Kibuloy dito, talagang bumbog sirado itong mga worker na ito. Pero dahil hindi, sa hook up lang, binugbog niya sa salita. Imagine, bunalan daw yung ulo. Sa mga Tagalog, yung bunalan yung ulo, yung tawag nito, yung sapakin yung ulo or papaluin yung ulo. Yun ang ibig sabihin nun. Lumpad ganin ko diha, yan nakitan kamong nagyaw niya, wa mo makapawin yung inyong sala sa tuwa. Pantay yun mo sa tuwa kay ang inyong sala ang ginabuhat sa tuwa karon. Ikuwi talent na may bayad mo niya ng inyong lawat sa inyong halang. Kapag dibati ka tuwa sa inyong karon. So sabi niya, yung kasalanan daw ng mga worker na ito, kung ano man yung naramdaman ni Kibuloy at that moment, equivalent yung buhay nila pambayad sa kanyang naramdaman na disappointment. Disappointment saan nga? Ayaw mo niyo tinuhang ang inyong commitment niya
kay kada isa ninyo na nagkita, naka-kwinta na na sa 27 to 50 million a month na itong ginabayan. So, magkano yun, guys? Magkano yun? 47 to 50 million a month na binabayad daw niya. Nakakwinta na yun. Bawat worker may mga sign of dollars na yun para sa monthly niya na 50 million. Wala kumigilan ka kay ang inang upat ni pagamit mo kay Satanas, ako yung patutang yun na ang mong pagamong panhal na posisyon kay hindi mo kay converse mo lugar. So hindi pa naon ako kay hindi mo kay converse mo lugar kay mag-pan siya. So kaya ako yung panhaon para lang din ko maulawan rin. Para na. Sabi niya, ano daw ba ang gusto ng mga worker na ito? Si Teng Dandan ba daw o kaya si Ingrid Canada ang papuntahin niya dito para lumikom ng pera? O kaya siya ba daw ang gusto na papuntahin dito para mag-solicit sa daan? Para humingi ng pera sa mga tao? Para hindi daw siya malagay sa alanganin, hindi daw siya mapahiya. Mula yung inyong pasabot. May ito taulang sa likod ng Rockefeller rekomendasyon rin o Rockefeller yung mga rekomendasyon rin. Ang ako lang ni Pangayon, ang tinyong buwan ka daglaw, kung nyo lang wato, kung mahimong pinitan nyo, hindi nyo humoon. Nakatutok na sa iyo. See, yun lang daw ang hiningi niya, na madala nila yung kanilang mga goal every day. Kasi kung gugustuhin daw talaga nila, makukook up nila yung mga goals. Kasi nga, hindi siya nakikialam regardless of what you do. Basta at the end of the day, madala mo yung pera na hiningi niya sa iyo every day. Scammer nga. Okay, so wala naman daw silang ibang agenda doon kundi ang sundin ang kalooban ng ama. Ang kalooban daw ng ama ngayon ay maipagpatuloy itong mga projects ni Kibuloy. Hala, grabe na pala ang Diyos ngayon, no? Yung kalooban na pala ng Diyos, yung mga material na bagay na dapat nating likumin dito sa mundo. Mahalaga na pala sa Panginoon itong mga material na bagay na ito, Kibuloy. Hindi sa maka-afford na naay magbiru ang bitan ko sa inyo diha. Na layo pa si kayo na hindi sa mga disipyo na tayo sa isang isang Johan. Galit na galit siya kasi nga hindi siya magalit dito sa US. Oh, kaya ganito na lang ang ano niya, ang galit niya sa mga ito. Dahil nga para siyang nakapusas doon diyan sa Pilipinas, no. Hindi siya nakakapunta dito sa US. 'Yun lang daw ang gusto niya, maidala nila everyday yung kanilang mga goals. So, meron pa tayong ano guys, meron pa tayong 6 minutes. Naamon kapuri. Naamon yung return natin sa susunod na kapuri tayong tayuha. Mahalang asa mo maglaroy-laroy. So ang aking susian. So sana daw meron siyang ano substitute sa mga workers na pinadala niya dito na hindi nakukup up ng daily goals nila. Eh, ang nangyari kasi nahihirapan siyang humanap ng kapalit. Kaya ano siya, very disappointed. So hindi daw niya aakuin itong mga worker na ito kapag ito ay matrouble dito sa Amerika. Pagkagigit lang ni Pumino niya layo kayo ako mahimong desisyon nga mapugigan dahil yung kaliya para ang kota ang doon na ito 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 ang doon
So hindi daw talaga pwede na hindi ma-cook up yung goal nila, yung monthly goal ni Tibuloy dyan sa Pilipinas. Kaya itong mga workers na ito, he's pressing them to cook up their daily goals, financial goals. Meron pa tayong 4 minutes. So, trafficking is already coming out from his mouth. Imagine, nakakwinta na daw, counted na daw itong mga goals from the US, from Canada, from Asia, and from Europe. It's already been counted ahead of time before they send the workers to this area, to these countries. No. So tell me, hindi yan human trafficking? Mga Tibulonians workers, hindi yan human trafficking? Then what you call that? So hindi daw siya maka-afford na merong isa sa kanila na hindi makapagdala ng goals. Kasi kung isipin lang daw ng mga workers na ito, ng mga leaders lang daw nila ang binibigyan nila ng sakit ng ulo, hindi daw yan sapat kasi siya daw mismo sakit ng kanyang ulo kapag hindi niya na-cook up itong mga goals na ito. Kasi siya nga ang kumirma ng mga checks. Nantay lang daw sila. So, ang dalangin daw niya na mamatay itong mga workers na ito dito sa Amerika o kung saan man sila na ipadala, no, na hindi nila makopap yung kanilang mga goal. Kasi kabayaran daw nila yung kanilang mga kaluluwa. Wala kang problema, basta madala lang nila yung mga curse daw yung kanilang mga kaluluwa. Hindi daw niya alam kung paano daw nila matawag nito, mabawi o mabawi yung kanilang mga kaluluwa puntang impyerno. O bakit daw sila itong mga worker na ito ay nag-commit na hindi naman daw kayang ituloy, pagpatuloy yung kanilang mga commitment na maibigay yung kanilang mga daily goals. Yan ang commitment ng mga workers, you guys. No? Pag naipadala sila sa iba't ibang bansa, may mga everyday meron po silang money sign sa kanilang mga noo. At kailangan ma-cook up nila yan daily. Kasi kung hindi po nila ma-cook up yan, gusto po ni Tibuloy na mamatay na itong mga to. Okay, meron pa tayong 3 minutes. What disappoint him daw is because he expected the daily return from these workers. Pero hindi daw nangyayari. Kaya masyado siyang disappointed.
pagkatapos yung traffic ka, ito kayo yung buhanga mo. Pagkatapos yung nanapay yung pagkabuhang tumuloy. Ang laki daw ng gastos niya para papunta dito. Wakil lahing katulikaro sa akong ipati ang mga report si Ringan. Tungong buwang kataon rin ang mukitin sa panigupan rin. Pero kiningin sa iyan ako para rin sa inyong tanan. Kamong mga matinunganong diya, alamahan, manalangin ka ninyong tanan. Kamong mga nagatuman sa tewa o diya, nagahimod yun sa kabubot ng samahan. Alamahan, manalangin ka ninyo. Wala ko lang katulikin ninyo kundi kauman sa magpagalagat. So, sa mga workers daw na nakapag-put up sa kanilang mga daily goals, sa kanila ang langit, sa kanila binigay ni Kibuloy ang langit, no? Heaven is for them. So, yan guys, ang recording ni Kibuloy. So now, tell me, is that not a human trafficking? Sa kanyang bibig mismo lumabas na nagpapadala siya ng mga workers sa iba't ibang bansa at itong mga workers na ito ay may mga daily goals. So now tell me, 'di ba? Parang nakakatawa kaya itong ating Senate President dyan na si Meg Suberi, sana naman 'wag niyang baliwalain itong ganitong sitwasyon. Because this is serious, this is crime of humanity. Hindi lang ito crime against me or against somebody. This is everybody. Against everybody because we're all human. No, kaya i-press natin itong tawag nito, supina, na dapat pipirmahan ng ating Senate President dyan sa Pilipinas. Okay, basa muna tayo ng comments, no? Dapat umulit siya ng Pinas. Okay. Sabi ni Rosie, 2 weeks na nakapending ang supina sa table ni Senate President Suberi. Di pa na pirmahan ngayon kay balita na lumayas na puntang China. Kaya po natin dapat i-press ito, no, sa Senate President na huwag niyang baliwalain itong supina na ito kasi ang daming buhay ng tao na nakasalalay dito. Sana mabigyan niya ng atensyon. Huwag niyang upuan ng gaanong katagal. Imagine 2 weeks. Oh, 2 weeks, pipirma ka lang. Hindi mo magawa. It's because it's your friend. Oh, come on, Meg Suberi. Come on, Senator Suberi. Ano ba naman yan? Huwag nyo naman paglulukuhin kaming mga Pilipino, no? Itong bansa natin. Because we know better. Magkaroon naman po kayo ng bayag. Not because he is your friend. And you have to protect him. O, siguro kasama ka sa mga plano, no, na itatago si Kibuloy. Sana naman hindi totoo yan. Ito ay mga agam-agam, no, na itatago ninyo si Kibuloy. Somewhere safe. Para hindi niya ma-face itong mga justice na dapat niyang harapin. Sana naman, Senador Suberi, magkaroon ka naman ng bayag. Huwag niyo naman pagtularan itong si Kibuloy na walang bayag. Okay, ang political animal, kailan po ang next na Senate hearing? Sa Monday po, ngayong Monday, February 19 at 10 a.m. Philippines time. Yan po ang next hearing natin. Hindi ko po alam kung tayo ay makaka-attend kasi nasa gitna po tayo ng dagat sa time na yan. You know, magpo-cross po kami ng aking mga anak. Kaya hindi ko po alam kung makaka-attend tayo, but they will send me the the invite. I will try my best. Siguro naman merong wifi ang cross, no? So sana po subaybayan po natin ito para ma-hold nating accountable, lalong-lalo na itong supina na nakabindin ngayon sa opisina ni Senate President Suberi. No? Huwag nating hayaan na forever niyang uupuan ito kasi mangangamoy tae na ito kapag ito ay hindi niya maitanggal sa kanyang puwet. No? Mangangamoy tae na ito. Kaya huwag tayong kumayan. Ren, dito sa bansa kung saan ako ang KGC, dito hindi na nagbibigay ng goal o quota kasi takot na ang coordinator maningil sa mga member dito. Good. That's good news rin. You know, at least, no,
If anything, masaya ako dahil itong mga ginagawa natin ay hindi useless. Nagkakaroon ng bunga, nagkakaroon ng pagbabago. Thank you rin for sharing. Divine grace. Dapat di na sila umuwi ng Pinas. Sino yung hindi umuwi ng Pinas? Sana si Kibuloy dito na matagal nang nakulong yan. Divine grace, hala, grabe. Ngayon daw mamatay. Grabe. Grabe talaga. Thank you, Divine. Asya Canlas, puro siya pera sa salbahis. Di pa sila matauhan sa mga pinagsasabi ni Pacquiao. Salbahis talaga. M.A., grabe ginagawa niya sa mga tao niya. Sila ang nagpapakahirap magtrabaho para sa kanya na walang sakot. Tapos pag humurahin niya, ano akala? Yan sa mga tao, animal na utusan niya. Hindi nga tao ang treatment ni Kibuloy sa mga workers. You know, it's low, it's even lower than animal. Buti pa yung mga aso kasi pinapet-pet pa niya. Pero yung mga workers, it's even lower than that. Wala siyang pakialam. Kaya pag ito ay mga worker na ito ay nagkasakit, parang tinatapo na lang sa basurahan. Hinihintay nila na mamatay para sunugin na diretso. Hindi nila binibigay even yung ashes doon sa mga family. Kasi nga, they don't care about the human life when they are alive, more so when they are dead. No? Ganyan ka, demonyo yan si Pacquiao. Kaya ikaw, Senate President, sana naman pag-isipan mo, bigyan mo ng priority ito. I will coming back to this topic, no? Kasi kapag kainupuan mo ng matagal yung supina na yan, mangangamoy tai yan. Kung magkaroon ka ng bayag, huwag mong tularan si Kibuloy na walang bayag. Magkaroon ka ng bayag para sa mga Pilipino, para sa mga taga-suporta mo, para sa ating bayan. I-hold nating accountable. Criminal is criminal regardless of who he is or who she is. No? Who he is to us. Huwag tayong mag-favoritism dyan sa Pilipinas. Kasi kaya lumalago ng ganito itong mga criminal na ito dahil sa inyo, sa mga proteksyon ninyo. Kaya kaming mga aware of these practices, no, hindi kami papayag na mananatili itong mga ganito na uunlad pa. We have to put the stop into this. And people, you know, mga kababayan kong Pilipino, let's use our power. Let's use our authority, no, na matigilan itong mga ito. Sa darating na election, meron po tayong kapangyarihan na pumili ng mga leaders na karapat-dapat na mailagay dyan na walang ibang iisipin kundi yung kapakanan natin, kapakanan ng tao, you know. Let's choose a leader that will put justice as their priority. No, na it's for the greater good of everyone, hindi yung pansarili nila katulad ng ibang mga lideran natin na nasa Senado ngayon na puro mga sarili lang nila. Okay, David Grace, dapat nga ganyan salita ni Pacquiao. Mahalata na nila na Pacquiao just took advantage of them. Yes, pero unfortunately, yung ibang mga worker na wala na ngang mga brain, hindi na nila ma-analyze itong mga ito. Lalo pa ngayon na bawal silang makinig ng mga news. Bawal silang, even sa akin, dati may mga worker na nag-o-post, nag-comments ng negatively against me. I'm okay with that kasi alam ko na nakikinig sila. But now, bawal po silang makinig sa atin. So, what hope do we have is their leader. We have to put this leader into the jail para magkaroon po ng kalayaan itong mga workers na ito. Okay, Ren, Ma'am Arlene, pwede ba ako makahingi ng record na yan? Parinig ko sana sa asawa ko para tuluyan na siya umalis sa KJC at ang pamilya ng asawa ko. Share mo na lang tong video na ito. I would like to share this recording pero hindi ko po alam kung anong form, no? Pwedeng i-share kasi sa Messenger po it's too long of the recording para ma-share sa Messenger. Meron akong WhatsApp o kaya Viber doon pwede. Pero if ever, itong video na ito, pakishare na lang itong video na ito. Siguro naman malinaw doon. Thank you rin. Rosie, dapat siya ang
ang mabura dito sa mundo, nagpapanggap na anak ng Diyos. Yes, thank you, Rose. I agree. Divine grace, Pacquiao, dapat ikaw ang mamalimos para makapagbayad ka dyan sa bangko. Tama. Sana siya, no? Rose, kung ako ang worker, so huwag kayong mag-remit. Kaya nga, Rose, gibati mo, Pacquiao, karma. Yes, karma talaga. Pinay from DC. Pagka walay po angod ni mo, Kibuloy. Wala yod po angod. Grabe yod kayawa ni si Kibuloy. Kaya tayo ganito, no? Siguro naintindihan nyo na ako ngayon. Nung una ako magsalita, ako lang talaga. Iilan lang yung followers ko. But now, as we grow together, no? Nagpapasalamat ako kasi andyan po kayo. I-share niyo po itong video na ito para kahit bawal po sa mga workers ni Kibuloy na manood sa atin, at least yung mga members pa, no, at sa mga iba pa na nag-iisip na pumasok doon sa kingdom, sana ma-receive nila itong message na ito, itong information na ito. Kasi nakikita ko po ang sarili ko kung noong time na yun, bago ako pumasok doon sa kingdom ni Kibuloy, kung alam ko itong mga practices, I would never come in. I would focus on my study, you know, be with my family. Instead, naiiwan ko sila. Iiwan ko yung aking pag-aaral, yung aking dreams, yung aking ambition para lang kay Pacquiao. Kasi akala ko noon nagsiserve ako kay God. Kaya kung itong mga information na ito ay maipopulate natin sa mga tao, wala na pong maluloko si Kibuloy. Wala na siyang mabiktima. E buti na lang hindi tayo victim sa kanyang mga night duty, no? Pero yung iba na victim na sa night duty, sexually abused na sila, tapos victim pa sila sa emotional abuse, sa physical. Kasi kapag ka ikaw po ay pastoral doon, sexually abused ka, it's highly likely na physically abused ka rin. Kasi hindi lang si Kibuloy ang mag-aabuso sa iyo, kundi yung mga ano pa, pati yung mga reyna niya, yung mga tawag nito, spiritual wives niya, bubugbugin po nila itong mga bagong pastoral, binubugbog po nila itong ibang mga younger pastoral. Kaya sobra po ang pasakit talaga sa mga ano, sa mga victims ni Kibuloy, no. Kaya po tayo ganito. Okay. Rose, desperado na ang sitwasyon ng alagad ng demonyo. Desperado na talaga. Lalong-lalo na siguro kung itong si Senate President Meg Subiri ay mapirmahan niya na magkaroon na ng ink at magkaroon na ng prioritization yung kanyang pagtatrabaho, ay talagang ano na, talagang lalong magde-desperate na itong ano, sitwasyon ni Kibuloy. Rin dapat niyan ipako sa cross na pabaliktad. Ren, kaya mo kayang tingnan yung pastor mong ganyan? Pastor mo kaya din yan dati? Thank you so much for being here. Jim Jones, you rock, Ma'am Arlene. Your solid integrity makes Kibuloy shiver in fear. Long live Arlene Rocks. Thank you so much, Jim. Mr. Tagasa, Edge Stem. Di kawawa yung workers, dapat umalis na sila. Yes, dapat talaga sila ang lahat umalis na doon. Jim Jones, woman power when men failed. Yes, you know, we have to step up. Nalagay tayo sa ganitong sitwasyon. It's because of our desire to seek justice for everyone. Rin, si Jackie Roy ba mag-attend kaya, Ma'am Arlene? Rin, hindi po natin alam. Inimbitahan po si Jack Roy na umaten ngayong Monday. Hindi po natin alam kung siya ay sisikot. Kasama po siya sa ano kay Kibuloy at kay Ingrid Canada, no. Sana sa next nga hearing, no, makakasama yung iba pang mga salarin doon sa loob. Malalaman natin this coming hearing kung sino-sino sila. Rosie, ginagamit ang mga inosenteng workers. Please workers, dumiskarte na kayo habang may panahon pa. Nothing to fear. Trust our God Almighty. Yes, exactly. Estela Lotino, Ma'am. Hello, Ma'am Arlene. Good morning po. I'm your supporter po. Thank you so much for helping the victims of Pacquiao. I'm also a member of KGC in the year 1992-1993. Nakakalungkot po talaga. Grabe pala ginawa niya. Yes, buti na lang isang taon lang kayo or
2 years na naging member doon. Kung nagpatuloy po kayo, nako, pati yung pamilya nyo siguro watak-watak na rin ngayon. And salamat for supporting me. Asya Canlas, baka inalay niya, nakaluluwa niya kay Satanas. Kakaiba na ang turo niya. Di pa matauhan ang mga members. Oo nga, Asya, iba. Kasama na sa 50 million, binabayad niya kay Jason sa 1 million every month. Nakakatawa din to si Jason sa no. 1 million daw every month ang bayad sa kanya as advisor sa kanyang SMNI, sa SMNI ni Kibuloy. Parang unbelievable ba? Ay, Diyos ko. Baluyot, good morning po, Ma'am Arlene. Good morning din. So, totoo ba, Ma'am, na nasa China na si Kibuloy? Hindi po natin alam kung yan ay totoo o hindi, but it's highly likely po na hindi totoo yan. Kasi po si Kibuloy, sa nakikita po natin sa kanyang personality, he is a narcissist. Hindi po yan ang trend ng mga narcissist, no, na magtatago sa ibang bansa. So yan si Kibuloy tsaka si Duterte, hindi yan lilipat sa ibang bansa para magtago. Hindi man sila haharap sa mga ano, sa mga hearing, pero hindi yan, sa tingin ko, hindi yan pupunta sa ibang bansa para magtago. Siguro lalaban yan ng patayan, yung gira ba, na physical gira. Yan ang tingin ko sa kanila. So it's siguro yung rumors, hindi ko alam kung saan ang galing yan, but it also came to me, no. Pero para sa akin, hindi po totoo yan. But for sure, tingnan natin sa Monday, no, kung dadalo sila o hindi. Rosie Pacquiao, foolishness will go back to his own body. Yes. June B, new recording ba ito, Lynn? Hope na ma-spread ni sa public. Yes, new recording po iyan. Yes, kailangan talaga natin i-spread yan sa public, no, para malaman ng karamihan. At saka para ma-push na rin itong ano, itong nakabinbin na Supina, no, na hindi lang ano, hindi lang ordinary to na case. This is really serious, kaya yung ating ano, Senate President sana maging seryoso din siya dito. Hindi yung babaliwalain lang tayo. No, hindi tayo papayag na ganun. Yes, thank you, John. Divine Grace, hirap na yan. Kasi madami nang nakakaalam sa kadimonyuhan niya. Wala nang papasok sa kingdom niya. Oo, wala nang papasok, pero meron pa rin siyang grasp niyo sa kanyang mga workers. Kaya kailangan natin siyang ano, ilagay na sa kulungan para makalaya na yung nandoon pa. Rin, sana makahingi ako ng record po, Ma'am Arlene. Gusto ko parinig sa asawa. Nasagot ko na yan rin. Pakishare na lang itong recording, itong video na ito. Okay, from Rin, ang asawa ko ngayon, last month lang lumabas dyan sa KGC, pero bago siya lumabas, maraming beses muna kami nag-aaway bago ko siya nahikayat lumabas dyan sa kibulok na yan. Mahirap talaga rin. You have to, you know, we need to be understanding sa mga workers na lumabas noon. No? If you are family members of the workers na lumalabas doon, you have to exercise your understanding. Kasi hindi po madali sa kanila o hindi po madali sa amin na i-unwash yung aming brain. Kasi matagal po kami na brainwash doon. Kahit nasa labas po kami, meron kaming takot na hindi po namin alam kung saan galing itong takot. But the takot na nailagay ni Kibuloy sa aming mga brain, yan po ay nagpapatuloy na nasa aming mga mind at sa aming mga puso na hindi po kami secure wherever we go. Kaya ganun po ang siguro ang nangyari sa asawa ninyo. Kaya i-exercise po natin itong ating understanding. It takes time po na para ma-erase po itong mga pang tawag nito, yung manipulation na ginagawa ni Kibuloy sa mga workers niya. I've been through that. Alam ko po kung ano ang struggle. Kaya importante po talaga na yung education ba, na i-aware ba siya sa mga pangyayari. Hindi lang sa
ganito sa YouTube, marami pong mga information sa ano no sa Google when it comes to yung mga namanipula tayo, how can we address that, no? So marami po diyan sa Google. Gamitin po natin yung mga resources na available sa atin para po natin matulungan ang ating mga sarili. So sa ganyang sitwasyon po, let's exercise sa inyong mga sa aking mga followers dito na may mga family, no, na mga workers ni Kibuloy na hanggang ngayon nag-i-struggle pa. Yan po ang dapat nating gawin. Advice ko lang sa inyo, you have to educate yourself as well as the workers na lumabas doon para ma-unwash yung kanilang mga manipulation na ginawa ni Kibuloy sa kanila. Okay, thank you for that rin. Tumblr Tower, good morning Ma'am Arlene, admire your courage, hoping more will be coming out and tell their own stories inside the hell. Yes, Tumblr, thank you so much. Yes, dumadami po kami at nagkakaroon po kami ng courage, every one of us. Kaya salamat. Asya Kanla, sabi ng mama ko, glorified body na si Kibuloy, ando na daw siya sa langit, babat panaog, at sabi pa, binayaran daw si Senator Ontiveros ng 5 million ang mga witness. Grabe, no? Mga milyonarya na pala kami ngayon. Kung ganun, no? Hindi po totoo yan. Sana yung mama mo, Asya, no, ay magising nga, no? Yan ang pinapalabas nila, glorified na si Kibuloy, para mahawakan yung mga members at yung mga workers na hanggang ngayon ay nagsusulisit pa o nang haharana para lumikom ng pera kay Kibuloy, ay gagawin po nila lahat. Kasi kapag hindi po sila, narinig naman natin, no, sa recording na shinare ko sa inyo, pag hindi nila nakuha yung goal, talagang madisappoint si Kibuloy. Okay, Rosie, Lucifer Kibbs ng Sanlibutan. Yes, Divine Grace, Sayunra daw ginagawa nila. Sayunra ng mamalimos, nga no, di man siya ang mamalimos. Hama yun. Adolfo Labarda, maiklare audio watching from Bacoor, Cavite, pinatakas mo na si Subiri, si Canor, si... So, very bad. salamat, Adolfo. Nancy Roger, hi Day, kumusta na? Hello, Ate Nancy, kumusta? Thank you for watching. Divine Grace, gipasaligan daw siya, unya, gibinuangan ra daw sila. Haha, grabe kapakyo. Grabe yun. Edelyn Rodriguez, disappointed son of God na tinuod si Kibulok. Melchor Tolentino, sa pilitan. Yes, sa pilitan ang ano, wala daw sa pilitan doon, pero may goal. Pag hindi makakuha ng goal, bugbog sarado, o kaya pwede kang mamatay. Grabe. Thanos, no to Subiri, resign. Yes, Subiri, kung hindi ka man, ano, hindi ka man namin mapagkatiwalaan pagdating sa justice system, mag-resign na lang po kayo para yung, ano, yung karapat-dapat dyan sa posisyon nyo ang mailagay. No? Salamat. Asya Kanlas, dapat mapakinggan ni Subiri ang audio. Madaming kababayan natin ang biktima, na awa naman kayo. Oo nga, no? Sana makita ito ni Subiri, itong ano na to, itong segment na to. John Lumantog, pag nakataka si Kibuloy, may pananagutan si Subiri. Yes, exactly. Gemma Ligero, resign Subiri. Ratsky Bonanza, siya kaya mismo ang magtinda at gumawa ng mga task na ginagawa ng mga workers. Tingnan niya kung madali. Kaya nga, I agree, Ratsky. Mal A, shinare ko tong video mo, Ma'am Arlene, kay Congressman Sandro Floridalisa. Yes, thank you, Mal A. Okay, Asya Kanla, Subiri, kasama ka sa mananagot. Yes, kasama siya kapag si Kibuloy ay nakatakas. Thanos, kawawa mga biktima ni Pacquiao, di na mabigyan ng hustisya dahil kay Subiri. Subiri, resign. Tess M, totoo kayang tumakas na si Kibuloy? Baka pinagpapalabas lang na pumunta na siya ng China pero nagtatago lang sa Tamayong. Yan po ang analysis ko. Nagtatago lang siya sa mountain diyan sa ano sa Mindanao, sa Davao. Geofres, ang kaso na ito ang isa sa dahilan kung bakit nagmamadali silang mapatalsik si PBM. Yes, at ipalit si Sara. Opinion ko lang po ito. Hello, madam. It's more likely, exactly, yan ang ano, yan yung pakana nila, yan yung purpose na
gusto nilang patalsikin si BBM para si Sarah ang pumalit, no, para madali lang na ayawan ni Sarah itong ICC at saka yung FBI investigation. I-save yung dalawang save yung dalawang hari sa Davao. Oh. Pero hindi po tayo papayag na may mga de-stabilization na mangyayari sa ating government, no, kasi kailangan nating ng solid na government for our nation, no. Huwag nating hayaan, magising tayo sa ating mga history ba, no, mga Pilipino. At salamat. Okay, Dudi, Ma'am Arlene, saan galing yung audio po? Buti po nakakuha kayo niyan. Marami po tayong mga resource, mga resources, no. May mga resources tayo na nasa loob, kaya paranoid na si Pacquiao kasi hindi niya alam kung sino talaga doon ang ating mga resources. Kaya sorry sa kanya, kasi yung loyalty, when it comes to loyalty, akala niya lahat na nandoon mga loyal. Eh kung siya mismo hindi loyal sa kanila, what for? What loyalty is for? Diba? Kung ikaw magdidemand ka ng loyalty sa mga followers mo and yet you don't follow loyalty to them, eh bakit sila mag-uobey sa'yo? Bakit sila magiging loyal? Diba? So ganun lang yun. Kibuloy, you reap what you sow. Nandito po tayo ngayon. Salamat, Dude. Tumblr Tower, padayon Ma'am Arlene so others will be liberated from the bondage of ignorance. Yes, salamat Tumblr. Thanos, pinakabalimbing at hungayo na tao subiri, resign. Yes, salamat Thanos. Filipina Iskala, good morning. Good morning, Filipina. Mouth only he got. Yes, thank you, Filipina. Positive parenting matters. Baka may alam si Kibuloy sa pinagagawa niyang subiri. Kaya takot na pumirma sa subpoena. Yan din yung ating analysis dito. Baka meron silang may mga secret itong mga to na silang dalawa ay involved. Zoe, hi Miss Sharon Stone. Thank you, Zoe. Felix Medrano, si maayong buntag sa tanan. Felix, maayong buntag. Share ko to. Please share this video and please subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. At salamat at sa mga YouTubers natin, if you want to take my content and use it for your channel, please do so. Wala pong problema sa akin yan. You don't have to ask permission kasi nandito po tayo to spread awareness. And I'm happy na kasama ko po kayo sa laban na ito. Carlito Agustin, good morning po, watching from Basilan. Thank you, Carlito. Jim Jones, 50 million gold per month. Kadako di ay gold sa kagwa. Kwango. Yes, dako good na sila gold. 50 million a month. Zoe, nagtataka ako ba't si Maharlika di tinitira si Kibuloy. Baka nabayaran si Maharlika ni Kibuloy. Hindi po tayo mag-comment yan. Hindi ko po alam yan. Thanos, BFF ni Digong si Kibulo kaya tahimik si Maharlika. Esta Estelano Lutino. Yepo, Ma'am Arlene. Nakashare po mga video nyo sa mga pariente ko sa Davao at Tsinsan. Salamat. Gianna Meyer, si Jacqueline Roy, kaya aatin sa Monday. Tingnan po natin, malapit na ang Monday, kung sino sa kanila ang aatin, kung meron ba o wala. Let's see. It's very interesting. Tano, subiri, di mo binigyan ng hustisya mga biktima. Yes, kung hindi niya isa-sign, hindi niya pipirmahan itong subpoena on time, talagang that's considered obstruction of justice, no? Kasi kung makaka-escape po itong Kibuloy, itong yawa na ito, isa na si Superi na dapat nating i-hold accountable. Okay, Hato having a typical emotion you. Okay, confirm po, sana China na siya Kibuloy, nakita siya ng mga kaibigan kong workers sa hotel doon. I'm not sure, no, but we'll see. Confirm po. Confirm daw na sa China. We'll see po, we'll see. Thanos, pinirmahan yung subpoena nung nakaalis si Pacquiao na sa China na. We'll see. Percival Roque, pag namatay si Pacquiao, sino papalit sa kanya o mabubuwag na ang kingdom come? Wala pong papalit kay Pacquiao kasi siya yung Diyos nila. So, hindi po pwedeng palitan yung Diyos. Thanos, ganun ka ulol yung si Subiri pag sariling interes lang ang iniisip.
Kaya nga, no, kaya disappointed tayo. Okay, pag namatay, baka si Suberi pumalit. Elpido, Merto, Merin, true also, okay. Marina, Teodicio, I've been a televiewer for a long time. Can't expect the circumstances happening inside the kingdom. Yes, it's sad, but that's the reality. Iba yung reality na pinapakita ng kingdom, iba din yung reality na nangyayari mismo sa loob ng kingdom. And yan yung ating gustong ipaalam sa mga tao, yung reality sa loob ng kingdom, hindi yung mga projection nila. Thanos, no to Suberi. Yes. Mel Ace, malamang totoo sinabi mo, ma'am, makipagpatayan sila ni Duterte, kaya pala dami baril ni rehistro ni Duterte. Yes. Thanos, galit na galit ako, Suberi, kasi tinanggalan niya ng hustisya mga biktima. Elpidio, Martino, Merin, watch out. 423, happy birthday, Pastor. Everybody is welcome, grand opening of kingdom. Yes, tingnan natin yan. Ano yun eh? 25 yung birthday ni Kibuloy. Okay, Robert, Jobert, Agpoon, pati rin Nancy Kun, tinatakot siya. Kaya hindi siya umalis dyan sa kingdom ni Kibuloy. O pati daw nanay niya. Marami sila doon tinatakot. Jobert Agpoon, walang alagad ng Diyos na nagpapayaman. Amen. All walks of life, vlog, ayon sa balita, umano ng politiko, pumunta ng China si Kibuloy. Yes, I also read that news, but it's unlikely talaga. But we'll see. You know, Jim Jones, Ma'am Arlene, bigay mo kay Kibuloy audio kay Ma'am Risa. Yes, I will forward that. Salamat. Elvira Cruz, obstruction of justice ang delayed signing of subpoena by Suberi. He is a native of Mindanao and has been a senator for 3 terms now according to Wikipedia. Amen. Agree. Filter Marie, Ma'am Arlene, baka delikado ang mga resources person nyo, lahat ng sila pinahirapan para may umamin. Good morning po again po. Sana naman po hindi. Very secretive naman yung ating mga resources doon. Salamat. Filipina Escala, alisin si Suberi sa pwesto. Jim Jones, salamat Ma'am Arlene for opening the Kibuloy can of worms. Yes, thank you din. Dude, ma'am, may anak ba si Kibuloy? Buti di siya magkuntis diha sabay-sabay. Wala po tayong personal knowledge kung meron o wala. No? So I can't comment. Gregorio Gobaton Basilo Jr., China na daw si Kibuloy kung totoo ito, akala ko matapang ito. Oo, tingnan natin sa Monday, no, kung saan talaga siya. Rosalia Upatan, dapat idama Suberi, kakampi ito. Filipina Escala, tapos na siya, wait lang, hide and seek muna. Okay, Gregorio Gobate, you know guys, lumagpas na rin tayo ng another 20 minutes. Bilisan ko ito ha. Gregorio Gobati Basino Jr., dapat siguro i-raid ang KJC at inspeksyonin ang loob ng KJC para malaman kung ano ang mga nangyayari sa loob. Oo, unahin yung ano, yung tamayong kasi andoon yung mga may sakit. Doon nila tinatago. Tsaka yung ano nila, yung meron pa silang sa indangan, andyan yung mga workers na walang. Ang hirap talaga ng kalagayan nila sa Katamayong at Indangan. Yung compound nila sa Davao, ano pa yan, maganda. Kasi front nila yan eh. Pero kung gusto nyong malaman kung ano talaga yung totoo, punta kayo sa Indangan nila at saka sa Tamayong sa Upper 6. Andoon. Makikita ang katotohanan. Mamerto Mike, marami ang mga aso ni Pacquiao sa Senado like Bugok, Bato, Padilla, Tolentino, mag-inang Villar, magkapatid na Kawatano, magkapatid na Estrada, Revilla, Suberi. Yes, marami talaga sila doon. Rogelio Tapado, watching from Los Angeles, California. Thank you, Rogelio. Mamerto Mike, kanya malakas ang loob ni Pacquiao kasi marami ng mga aso si Pacquiao sa Senado. Yes, exactly. Jobert Agpoon, pati dito sa Canada, maraming workers nagtitinda ng mga kakanin.
patago pati. May binigay dyan sa kingdom ni Pacquiao, nakakaawa. Yes. Ronaldo Ramos, saludo ako sa iyo for being brave. Maraming salamat at sana makulong si Kibuloy. Yes, amen. Kone, good morning sa lahat ng nasa Pilipinas. Good morning din sa iyo, Kone. Yomi TV, sana pwersahin na yan si Kibuloy. Madam Arlene, iserve na ang warrant of arrest. Yes, kailangan pirmahan muna ni Subiri yung supina bago mangyari yung warrant of arrest. Mamerto Mike, kay Subiri, ask niyo siya anhin pa ang damo kung patay na ang kabayo, kung yung supina na. Oo nga, Mamerto. Kone, naiinis ako sa kaduwagan ni Kibuloy. Yes, ako rin, Kone. Jima Sator, hi Miss Arlene, watching from Indiana. I admire your courage. God bless you always. I hope and pray to get justice. Yes, Jima, thank you so much. And guys, again, lumagpas tayo ng 20 minutes. Pasensya na po. Pero ako po ay nasa vacation ngayon, so this might be it might take a while for me to come back, no, sa inyo, kasi pupunta po kami ng Mexico starting on Sunday, so ilang araw po kami doon. So hopefully guys, I give you a good information sa hindi pa po nakapanood sa previous na ano ko na live ko, nandoon po, meron din po tayong mga information doon. And please watch my video and subscribe my channel. Thank you so much po for supporting me. And for those who supported, no, sa ating mga witnesses na tinatago natin, nangangailangan pa rin po kami ng support ninyo, financial, kasi po nawalan po sila ng mga trabaho. And if you can message me, pwede nyo pong i-direct sa kanilang mga GCash account ang tulong po ninyo. Any amount po is, you know, malaki na po yan sa Pilipinas. Nasa Pilipinas lang po sila. Kaya salamat po sa lahat again. And thank you for your support. I love you guys and I hope you guys will be safe. At abangan po natin yung ating Senate hearing ngayong Monday, February 19 at 10 a.m. po Philippines time. So kita-kita po tayo. God bless all and bye-bye.